Sa iba pang mga balita, naniniwala ang chairman ng United Broilers Association o UBRA na dadami ang mga breeder dahil sa pagsipa ng presyo ng manok sa merkado. Ang paliwanag at iba pang hinaing ng kanilang grupo, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tinatayang dadami pa ang bilang ng mga breeder kasabay ng pagsipa ng presyo ng manok sa merkado, bunga ng pagkalugi ng industriya mula Oktubre noong nakaraang taon hanggang nitong nakalipas na Abril. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Bong Insyong, chairman ng United Broiler Raisers Association, ininda nito ang pagsirit ng presyo ng mga sisiw mula 21 to 23 pesos hanggang 41 to 43 pesos, dahilan para tumigil muna ang maraming breeder nitong mga nakalipas na buwan. Ayon kay Insyong, maliban sa mahirap mag-alaga ng manok tuwing second at third quarter ng taon dahil sa matinding alinsangan, ay sinabayan pa ito ng El Nino. Kung gagamitan naman daw ito ng climate control, ay mas mapapamahal naman ang cost of production. Hinaing pa nito, tila may kinikilingan ng gobyerno sa mga ipinatutupad na regulasyon, kung kaya mas lalo silang nahihirapan. Mababa ang presyo, magbabawas yan. Natural lang yon. Pag mataas ang presyo, maraming sasali. Dadami, bababa. Paikot-ikot lang naman yun ang natural na agos niya. Para bumagal yan, para magtagal yung problema, ay pag sumali ang NEDA sa usapan, nasasabihin naman kababae ng tarif, patagal yan. Kasi yung gaganahan sana dahil tumaas ang presyo, ay mag-iingat. Ganyan ang nangyari sa baboy eh. Dagdag pa ni Insyong, hindi hamak na mas madali ang pagkuha ng requirements para sa mga importer kumpara sa kanilang mga local producer. Samantala, nanawagan din ito sa gobyerno ng mas mabilis na proseso sa legal na pagpasok ng bakuna sa bansa laban sa avian flu para makaiwas sa banta ng mutation. Oh, personal ko to, hindi naman sa gobyerno ito. May smuggled kasi na ano, na mga bakuna. Baka yun ang nagpahupa. Okay. Yun ang sinasabi namin matagal na sa gobyerno, lalo na sa FDA. Bilisan na yung proseso ng approval ng bakuna. Kasi delikado rin yung ni-smuggle yung bakuna. Nasa internet eh. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.